Ang gabi po sa inyong tanang. Para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa init ng araw doon sa may bandang Middle East o sa Tagalog, ang gitna ay nice na... Ang gitna ay ano, ha? Ha? Sabi ko, ano yung gitna? Lilian, ano ang gitna? Gitna lang, hindi mo alam. Ano yung gitna? Kasi sabi Alam mo pala eh, bakit tanong pa ng tanong? Ano ba naman? Kasi itinatanong mo kasi sabi mo kanina, ang gitna ay... Tapos hindi mo naman tinapos. Oh. Ay, ano nga? Ano nga yung gitna? Lilian, hindi ba't binabati ko sana ang mga kababayan nating nasa Middle East? Oh. Eh, hindi ba sa Tagalog ang Middle gitna? Oh. At hindi ba sa Tagalog ang East ay... ay? Oh. Halimbawa, ikaw ay sinto-sinto. Sa Ingles, you is huli-huli. So, sa Tagalog, lagare. Kung sa Ingles, Middle East, sa Tagalog, ang gitna ay. Sa madaling salita, inay mga domestic help po kami. Driver ko ako. Ako cook. Hardinero ako. Mga linta! Bueno, as I was saying, bago sumabad itong si Lilian, nais namin batiin ang mga kababayan nating nagwo-works dyan sa Middle East ng isang Gamil Masaa. At sa mga kababayan nating Japayuki sa Japan, kumbawa. At sa mga domestic sa Hengkeng, good evening and night. Ay, sandali. Ano ka ba naman? Eh, baka kung gusto mo batiin ang lahat ng mga Pinoy na nag-o-works dyan sa abroad, eh, doon ka na kay Ray Langit. So, naman ang bira. Eh, people clock news naman to, no? Hindi naman Philippines Connection, ano? Dapat bang maniwala agad kung sakasakali makatanggap po kayo ng telegrama na nagsasabing namatay ang inyong asawa na nagtatrabaho roon sa abroad? Mga tunggak! Ang titigas ng ulo ninyo, sinabi ko na sa inyong huwag kayong pumasok. Eh, gusto nyong magpakabayani. O, ano nangyari sa inyo? Kamuntik ng matagtad ang katawan nyo, no? At bago ako masingitan uli ni Lilian Poli katubusan madaldal, itong kontrata at working visa ng mga malita. Malungkot na malita para sa mga trabahanteng Pinoy. Katas ng Saudi, pinatutuyo ng bagong batas sa Saudi. Manal, ayaw lumipad ang magic carpet na ito. Tingnan nyo. Lipad! 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 Wow, sir! What you're doing is very bad business in my United Kingdom. Sa sports news, mga Noiti na athletes handang-handa na sa Olympics kahit na walang handa sa kanila. Ayun o, kaya kailangan patawanin muna sila, ha? Dito. Marco Ramos, babalik daw sa Maynila. Si Coclock News, lilipat daw sa Hawaii. Saying that mankind only learns from catastrophe.
sa usual report, tayo ay pupunta sa banyo upang... upang... hindi yung upang jumingal, kundi upang tingnan ang ayos nito. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless. La-ri-ra-ra-ra. Hopeless. Hopeless. Oh, it's hopeless. At gaya ng aming itinahihiwatig, tatalakayin ng ating editorial ang paksa ng mga overseas workers. Bakit nandoon sila? Bakit nandito tayo? Kailangan bang doon sila at dito tayo? Ano ang pakialam namin? Ano ang pakialam ninyo? Sino ang mas magaling? Si Matet o si Aisa? That's a very bright ideas incorporated. Iyan at mga sari-sari pang katanungan ay aming iiwasan mamaya sa editorial. Kalangkala, sagutin muna ninyo itong mga commercial. Ewan ko, mukhang hindi. At malita ang mga ngayon. Nabulabog ang Pinas nang sa isang di inaasahang pangyayari, biglang pinahinto, itinigil at tinuwera di umano ng governments ng Saudi Arabia ang pagpapasok ng mga trabahanteng Pinoy sa nasabing bayan. Inyong magugulitang meron ng dandan libong Pinoy ang nasa Middle East o gitna ay ngayon. At o nagtatrabaho sa ilang bansang Arabo. Kaya lang, hindi ko maibigay ang mga demands ng mga laborers. Kaya naisipan kong ipasara na lang ang kumpanya ang pinagtatrabahuan nyo. Sir, paano naman kami pag sinara nyo yung kumpanya ang pinagtatrabaho namin? Saudi Arabia ang may pinakamalaking bahagi ng mga overseas workers na ito, kung kaya pinangangandahang sasakalin itong batas sa Saudi ang pagdaloy ng katas ng Saudi patungong Pinas. Ay. Tinalad ang Sikoklat News na makapanayam ang ilang mga taga-Saudi upang maliwanagan ang gusot na ito. Ayo, after ayo. Ito, gusot na ba? Ayo. Magandang gabi, Bayan, at kasama ho natin ngayon ang ilang mga opisyal at mamamayan dito sa Saudi at atin silang masusing kakapanayamin upang maliwanagan at maunawaan ang tunay na sanhi at kalagayan nitong masalimuot na gusot. At sa oras na maliwanagan at maunawaan na natin ito, tiyak mapapadali ang paghahanap ng kalutasan, di po ba? Magandang gabi po, mga Ginoo. Magandang gabi din po, Bayan. Totoo ba ang balita na pinagbabawal na ng Saudi ang pagpapadala ng mga trabahanteng Pinoy dito? Totoo ba na isa sa mga dahilan ay ang pagpipigil mismo ng Pinas sa pagpapadala ng mga trabahante dito sa Saudi? Totoo rin ho ba na isa pang dahilan ay ang pagkakansila ng mga laro ng PABA dito sa Saudi? Ano naman sa tingin ninyo ang nararapat na gawin para malutas na itong gusot na ito? Unsa? Nakita ninyo, Bayan, ang lahat ng gusot ay magagawan ho ng paraan basta lang ho magkakaroon tayo ng communication. Hindi po ba, mga Ginoo? Supersonic! Sana matanggap tayo para makapagtrabaho tayo sa approve. Ang wala tayong pag-asa rito. Oo, ha? Basta ako gusto ko Saudi, ha? Kago, walang kwenta ron. Mas maganda sa Arabia. Mas maganda ba rin? Samantala, may mga ulat din kumakalat na bago naganap ang krisis na ito, nakipagsigawan daw ang isang officials ng POAA o Philippine Over There Employment Administration o PWEA.
sa ambassador ng Saudi Arabia. At maaaring isa din ito sa mga naging dahilan ng gusot. Mag! Mag! Agad namin pinapanayam ang POEA officials na ito upang alamin kung totoong nakipagsigawan siya sa ambassador ng Saudi. Do you know where you're going to? Do you like the things that I... Magandang hapon ho, sir. Saka mo. Magandang hapon, sir. Ah, mas magandang incheck. Ipas. Hindi ho, hapon. Magandang hapon ho, sir! Ba't hindi mo nisinabi agad, bastos? Kasi po, totoo ho bang nagsigawan ho raw kayo nung ambassador ng Saudi? Nakamo. Totoo ho bang nagsigawan kayo ng ambassador? Ako, inagawa ng bastidor. I beg your pardons. Madyong ang aking habis, hindi pagbuburda. Hindi ho, sir. Ang tinatanong ko is, nagsigawan raw ho kayo nung ambassador ng Saudi. Ano ba? Pareho kayong naninigaw. hindi. Kasi kaya kami sumisigaw dahil bingi yata kayo eh. Sinang bigay? Sino ba? Di, walang iba kundi kayo. Ako? Petrang kabayo? Bastos na tuwa. Buwaya! Marami na nga yata ang bingi sa gobyerno ngayon. Naisip ko, masakit na umalis, pero ginawa ko upang namang makapaghanda sa kinabukasan ng aking mga anak. Makakarating na tayo ng London. Sa Paris? Sa Madrid? Frankfurt? Hamburg? Fried eggs? Bago ako sumigaw sa inis, si Lilian muna para sa malitang escort lang, walang pikunan. Oy, Jack Pandorski, ha? Lalo gumaganda si Lilian, no? Oo. Hirap dikitan. Parating nakatayat ka ating si Jaworski. Sino Jaworski? Si Tatang. Ah. At ngayon, narito naman ang malitang hindi naman pampamilya, pang-sports pa. Halos natitiyak na ng mga manlalarong Pilipino na makakakuha ng medalya sa Olympic Games na gagawin sa Korea sa Setyembre sa Kabilang Channel. Binisita ng si Kuklak News kahapon ang inabando na bodegang pinag-iensayuhan ng mga pangunahing athletes ng bansa.
at aming makita na sila'y punong-puno ng sigla at handang-handa na lumahok sa iba't ibang laro sa Olympic Games na gaganapin sa Korea sa kabilang channel. Sila ay hindi pa nasisiraan ng bait at hindi nasisiraan ng loob kahit na maraming problemang sumasalubong sa kanila tulad ng kakulangan ng pera, kakulangan ng gamit pang training, kakulangan ng pera, pag-aaway-away ng mga opisyales, kakulangan ng pera, matumay suporta at kakulangan ng pera. Ano ang tensyo mo? Pagbubutihin ko, itan. Ano? Ganun na lamang? Kung talagang walang mangyayari, wala. Sa pagtakbo, kinakailangan yung tamang pagkain para matibay ang tuhod. Hindi mo pala yung tinapagtuyo. Problema nito, lalo pa silang nagsisikap at nagsisingop upang mabigyan ng karangalang ang ating bansa. Kinausap din namin sila tungkol sa kanilang market meet at the training. I'm getting ready. Oh boy, what a day it's gonna be. Yes, it's me! Or is it, yes, it's I! O sige na nga, may na lang. Kamusta naman ang training mo? Good! Better! Best! Bakit ganyan ang ginagawa mo? Bagong event ba yan sa gymnastics? Yes, ito ang insurance dance ko. Para kung sakaling wala akong medalya makuha sa Korea, pupunta ako ng Japan para kumita ng pera. You know, entertainment. Yeah, disco. I'm getting ready. Oh, boys, that the way's gonna be. Interviewin ko pa kaya to, eh, mukha natutulog eh. Hindi. Hindi ako natutulog. Ako ay nagko-concentration. Hindi, akala ko kasi ano bang sport nyo? Yoga? Aba, hindi. Ako ay weightlifter. So, nang tingin lang mo sa katawan nyo eh. Para bang pati medalya hindi nyo kayang buhatin eh. Excuse me. Ako ay may medalya. Ito ang aking secret weapon. Secret weapon? Hindi lang yung malalaki ang katawan ang kayang bumuhat ng mabibigat. Kung hindi, pati na rin ang lakas ng isipan. Ito ang tinatawag na concentration, telepathization. For example, I can make you rise.
Rise up there! Yes, patuloy si Sunny sa mga dumadagundong na malita, narito muna ang ilang mga commercial na nagja-jogging. Sabi ko na nga ba, bakla ka, no? Ano ba kong ganito? Malik-malita na naman tayo tungkol sa isang ibig makmalikmayan, bagamat wala raw interes na makmaliklakaw peks ng parawang lelong niyang tanot. For sitting the uneducability of the privileged resort to this desperate acts of terrorism. At ngayon, para sa malita, naglulundagan sa tuwa ang mga loyalista at mga bisto ang ilang mga kangkongresistang kunwari bauna sa governments, yung pala'y mga tuting pa rin ni Marco Racos nang ipinahiwatig ni President Tita na baka may pag-asang papayagan na niyang bumalik ang dating diktador. At dito natin matest ang sincerity ni President Aquino na lagi niya sinasabi na pag ang korte ay payagan na bumalik dito sa President Marcos ay pababalikan niya. Ah! I disagree! It is necessary that the accused should be present and be afforded his right of confrontation and cross-examination of the witness whose testimony is being perpetrated. And that is the reason why the Sandigan Bayan in its order, as I read from the papers, has required that notices be sent to President Marcos. Walang efekto ito sa ating bayan ng pagbalik ng ating dating Presidente Ferdinand D. Marcos kung hindi ay magdulot ng isang tunay na reconciliation sa ating bayan. What a wonderful surprise. How are you? Impax na infiltrate o sa Tagalog, sigarilyong may filter ng sikat na ang isang lihim na pulong ng mga atat na ito at nalaman namin kung bakit atat na atat
sila. Nandito po ako para malaman natin kung sino talaga ang asat na atat sa pagbabalik ni Mr. Marcuracos. Mabuti na lang meron tayong i-interviewin. Ah, excuse me, Mama, excuse me. Pwede ba kayo... Ano ka? Sino ka? Halaman ho ako. Oh! Si Davy Pecto, ang abogado ni Marcuracos. Ah, pwede ho pang malaman kung bakit atat na atat ho kayo sa pagbabalik ni Mr. Marcuracos? Obvious ba? Para sa wakas, at last, makakasingil ako ng attorney's fee. Alam mo, every times ako sumisingil ng attorney's fee kay Mr. Marcuracos, lagi niya sinasabi na naiwan daw ang pitaka niya sa Malacanang. And at the same time, alam mo na, para makakapractice ako ng pag-aabogado. Alam mo, buhat na naging abogado niya ako, napapansin ko na naubos na ako ng kliyente. I wonder why. Anyway, ano kinakaw mo dito? Umulis ka dyan. Baka may makita na kinausap kita. Baka akalis si Raulo ako. That is why he wants to come back to the Philippines and he wants to clear his name in the Philippines. Pwede ko ba kayo si Yanni Rambo. Mr. Yanni, hindi ba? Isa kayo sa mga nagpaalis si Marcuracos noon. Bakit nila yata gusto niyong bumalik siya ngayon? Obvious ba? Nakita mo ba ang latest survey? Inilampaso ako ni President Tita at saka ni Darmo sa popularidad. Abay, paano naman ako sa 1992? Samantala, abay, nauunahan ko naman si Marcuracos pagdating sa rating. Kaya pagdating ni Marcuracos dito, ay hindi na ako ang magiging kulela. Umalis-alis ka na dito at baka makita pa akong kausap ka eh. Isipin pa nila si Raulo ko. Makakalimutan sa 1992. Hindi ka makakalimutan. We are not Rambo. We are not identified with the KBL. We are Isang kay sabir, bumili ka ng lechon, kare-kare, adobo. Ayan! Meron pa tayong isang i-interviewin. Mama, obvious ba? Hindi po ba nakikita? Pakonti ng pakonti yung sumusuporta sa amin. Ha? Samantala na nung dito si Marcuracos, padami kami ng padami. Kaya ibalik na ninyo si Marcuracos para dadami na naman kami. Lalakas na naman kami. Sige na ha? Please lang, ibalik ninyo ha? That for me is the lesson of terrorism. Huwag kayo matatakot. Pinaglalaro ko lang itong mga armas ko. Tagal ko na kasing hindi naihimas itong mga ito. Baka makita ko ng mga kasamahan ko eh. Baka sabihin nila, planted ako ng mga militar. Plant? Planted ba? Yun, ito. Pag ngayon, plant ito. Bukas, planted. Ang plant! I am struck. Ay, naku. Meron po tayo isang interview, eh, naku. Pwede ba ikong ma-interview? And it is at this juncture that perhaps I should insert some new ideas. Samantala, nakapanayam din namin si Marcuracos mismo upang madinig ang kanyang panig sa mga mali-malitang ito. Eh,
Mukhang excited na excited mo kayo, Mr. Ex-President. Pero hindi ho ba kayo natatakot ho na baka may mangyari sa inyo paglapag ng eroplano niyo ho sa airport? Iho, nakakalimutan mo na yata na war hero init. Ay, hindi ho, hindi ho. Pero baka ho kayo nakakalimut ho doon sa nangyari ho kay Ninoy noon doon sa airport. Hindi ko nakakalimutan yan. Pero, hindi mangyayari sa akin yan. Never, never, never. Aba. Ah, siguro dahil alam niyong hindi gagawin sa inyo ni Presidente yan. Ah, dahil ho, puproteksyonan kayo ng mga loyalista. Hindi rin. Ah, dahil ho, susuot kayo ng bulletproof vest mula paa hanggang ulo. Eh, bakit hindi kayo natatakot na baka may mangyari sa inyo sa airport? Dahil magbabarko ako. Very definitely, we will extend to him adequate security. I was never informed. Sandali lang. Kung ikaw presidente, at ikaw vice presidente, payag na ako maging chairman of the board. Talagang mautak itong pamakin ko ito. Kung ikaw ang presidente, at ikaw naman ang vice presidente, siyempre, siya ang chairman of the board. At editorial ang ating ngayon. At ang ating paksiyo ngayong gabi ay walang iba kundi ang overseas working mga Pinoy na nangangahas na mangibang bayan at hindi iniinda ang init ng araw, ang kirot ng kapanglawan, ang baho ng mga camel, makauwi lang ng mga istiryong halos hindi na maipasok sa eroplano. Mga Pinay na inalalagay sa bingit ng kahihiyan ng kanilang dangal at hindi iniinda ang dilim ng mga nightclub, ang pagpupuyat sa gabi, ang panyanyansing ng mga hapon, makauwi lang ng gahiganting stop toy. Kiss Bridget, come on. He likes you. I like it too. I like to kill her. Mga mekaniko sa Saudi, mga entertainer sa Japan, mga domestiki-tiki sa Hong Kong, mga doktor sa Pate. Ito ang ating mga overseas working. Bakit over the seas working sila? Kailangan ba? Hindi ba may iwasan talaga? Isa-isa lang. Isa-isa lang. First time. Over the seas working sila. For their safe and sound. Dahil, kung nag-under the seas working sila, malulunod sila. Ayan, second emotion. Kailangan talaga eh. Ha? Dahil kung walang gustong mag-over the seas working, eh di walang kita. Ha? O, strike 3. Maiiwasan. Impacts! Kailangang iwasan. Para tuloy ang kita. Sandali lang. Ang sabi mo kanina, kailangan nilang mag-overtime para tuloy-tuloy ang kita. Pagkatapos ngayon, sinasabi mo na kailangan iwasan sila para tuloy-tuloy pa rin ang kita. Naguguluhan naman ako sa iyo eh. I'm troubled for you. Puro kaakala. You listen, ha? Walang paula. Ngayon, kailangan may gustong mag-over this is working. Dahil kung wala, paano ako kikita? Ha? O ngayon, kung kumpleto na ang mga papeles nila, ha? Nakabayad ni sila, di kailangan iwasan ko sila para tuloy ang aking kita.
Sandali lang, sandali lang. Hindi ba ayos na yung papeles nila? O hindi nandun na sila sa overseas working at nagtatrabaho, eh bakit kinakailangan na iwasan mo pa sila? Mali na naman ang akala mo eh. Yan! Yan ang illegal ni Cooper! Isoli mo ang pera namin! Bastos ka! Kailangan. Sorry mo! Umiwas ako para tuloy ang kita. Yun ang masahol. Nagkakandarapa, nagkakandautang sila para makapag-over the seas working. Ina-underground naman ang mga illegal recruiter. Nasalot na, lintapa! Bagsak mo na hinda! Ibagsak! Yan ang dapat ipakain sa camel. Yung mga illegal recruiter na yan. But on the second thought, kawawa naman ang camel. Teka, minis na naman ang usapan eh. Balik over the seas working tayo. Bakit may mga Pinoy na nag-o-over the seas working? Para naman makaawin tayo ng konti sa kahirapan. Agamat bilang isang taxi driver, eh kumikita, bakit ba hindi? Pero hindi naman katulad ng kinikita ko na nandun ako sa Angola. Kailangan ba silang mag-over the seas working? Tigtay magroon! Pati anak na iniinom ko, may sarili pa akong bartender. Karabo ha! Oh. Alam niyo, minsan nga, eh, sinalinan ako nung Arabo kong personal bartender. Eh, umapaw. Sinaboy ko sa kanya. Kaya sarap ng buhay ko ron, pare. Yung hindi ko nagagawa rito, ginagawa ko ron. Kanya, ayaw ko na pabalik dahil. Bakit ang dami nila? Oh, sige ha, huwag lang ulit ha. Ano ang meron doon na wala dito? Ano ang wala dito na meron doon? Ano ang walang meron na doon dito? Ano ang meron wala na dito doon? Pare ko, ang ibig mong sabihin, eh gugustuhin mong harapin ang hirap, panglaw at lungkot doon sa kung saan ka man pupunta? Kakayanin mong iwanan ang iyong bayan, ang ganyang dalisay na kabundukan at malalawak na karagatan. Ha? Kaya mong gawin yon? Oo. Eh bakit? Ano ang meron doon na wala dito? At ano ang meron dito na wala doon? In other words, ano ang meron doon na meron dito? Ako, may utang dito. Doon, may trabaho ako. Kaya dito na lang ang utang ko. Doon na lang ako. Sige pare. Sige pare. Dito ka na lang. Doon na ako. Kaya gusto kong i-announce sa inyo na ako'y papasok na lamang bilang isang maid sa mga Amerikano. Anong malay ninyo? Baka ako'y makarating ng Amerika at baka magkaroon pa ako ng green card. O hindi ba? Maganda? At makakapag-asawa pa ako ng Amerikano? Magkakaanak pa ako ng mga blonde, blue eyes, green eyes, Aussie? Hindi katulad ninyo, mga tiyanak na terrorist. Masakit man sa loob ko, magpapaalam na ako sa inyong lahat. Trabaho, dolyars, kasikatan. Sabagay, sino nga naman ang ayaw ng trabahong namumunga na ng dolyars, nangangamoy pa ng kasikatan? Eh, gusto ko sana kayong kamayar. Oh, mahilig ka rin pala sa tala. Wala akong kwenta yan. Alam mo eh. Katasunan Saudi. Ha? Saudi na galing? Ako rin mahilig. Talaga na ka. Ito ho, marami yung tungkol sa Saudi. Wala akong kakwenta-kwenta sa Saudi. Ah, yeah. Ang totoo niyan eh, ano? Mayaman ho kami. Oh? Oo. Anyan lang, ayaw namin pahalata. Ano lang ang isa, dalawa, o kahit limang taong
pagkakahiwalay sa pamilya kung ihahambing mo sa biglang ulan ng kasaganaan at kasayahan dulot ng katagong sabi o siopaw ng henkes. Sabi nga ng mga matatandang awa ng Diyos ay medyo misfit na rin. Aalhin mo ang pag-ibig kung tigang ang bibig. Anong halaga ng pagkakaisa kung butas ang bulsa? Sa Ingles, money is the root of all evil. But no money, no honey, honey? Gusto! Oh, hindi ang mga dreams ko! Faded away! Kaya, sinong dapat isingin sa kalagayan ito? Ang mga overseas working na pikit mata na lang sa magiging epekto sa kanilang mga pamilya? Ang mga pamilyang pikit mata na lang sa mga panganib na haharapin ng kanilang minamahal sa buhay? Ang governments na pikit mata na lang sa kalagayan nito ng taong bayan? Nababahala kaya sila? Bakit ito ang nangyayari sa'yo? Bakit? Bakit? Bakit ito ang nangyayari, ha? I'm so stupid. I'm so stupid. Stupid? Why? Isipin mo, hindi ko kasi kagad naamoy na pansipikado pala sila. Ame, tungkol dito sa mga overseas di working? Aba, siyempre. Ano akala nyo sa amin sa governments? Manhead? Nababahala kami sa mga 100,000 overseas working na Pinoy. Sa mga domestic, sa mga entertainer, sa mga mekaniko, driver, waiter, electrician, tubero, latero, at iba pa. Ano? Ulit yung sinasabi mo? Repeat all over again. Or in English, et cetera, et cetera. Kung na-aksidente sila, worried kami. Kung naaabuso sila, worried kami. Kung niloloko sila, worried din kami. Tumatag mo na. Para madali, you make demonstration to me. Dahil kung maaksidente sila, kung maaabuso sila, kung maluloko sila, paano na lang ang dulyars na dapat nilang ipadala dito sa Pinas? O, paano na lang ang kinikita ng government sa kanila na million-million, billion-billion? You know, loyalty to the company, dedication. Dedication? Bakit? Radyo? Radyo ba yan? Magkakamag-anak nga kayong tatlo. Pare-parehong may kabagang utak nyo, pwe! Kaya, utang na loob naman kayo mga overseas working. Magpakatatag naman kayo. Kung konting aksidente lang, kung konting bugbog lang, kung konting panluloko lang, huwag yun ang pagpapapansin ninyo. Hayaan nyo na yun! Masaktang mahalaga, trabaho pa rin kayo. At tandaan nyo, you listen, ha? Padala pa rin kayo ng pera. You listen, ha? Padala, alakalang sa bayan. Padala pa rin kayo ng pera. Huwag nang palabasin niya mga overseas working na iyan. Ang dapat, bigyan na lang sila ng trabaho dito sa Pinas. Sweldohan ng dolyares at bigyan ng tig-i-tig-isang bahay at lote, kotse, stereo, television at betamak. After all, yan lang naman nakangad nila, di ba? Impact! Tayong lahat ng mga Pinoy ay dapat sweldohan ng dolyares. At bigyan ng bahay, lote, stereo, betamak, at kung ano-ano pa, para hindi na tayo umalis sa bayan. Dahil kung aalis tayo sa bayan, sino pa ang maiiwan sa bayan? At kung walang maiiwan sa bayan, sino makikinabang sa bayan? At kung September 7, Shima,
Mistress of the Universe. Ano? Diyos ko na. Ah, ewan. Basta ang alam ko, maraming Pinoy na nagtatrabaho over the seas. Ang alam ko, dahil sa kanila, kumikita ng 100 milyong dolyares ang bayan. Eh siguro naman, dapat natin silang pangalagaan. Para wag namang apihin, abusuhin at lokohin doon. Para wag naman silang apihin, abusuhin at lokohin dito ng mga illegal recruiter, ng mga tadong opisyal, ng mga tadong pulis dyan, malapit sa airport. Magdidemanda ako maski sa Supreme Court, makakarating ito. Hindi maaari, pinag-aral ko kayo pagkatapos ganyan lang ang gagawin ninyo? Magpapalila kayo? Bakit? Sabi nga ng fairy tale o kwento ng mga badas, let us not kill the goose that lays the golden egg. Sa Tagalog, ang balot, balot. Ang penoy, penoy. Ngunit lahat ito, itlog. O sa Bicol, bunay. At bago ang mga itlog si Lilian sa Ines, eto muna ang ilang commercial na malasado. Panahon na po para madagdagan ang inyong bokabularyo dito sa ating dictionary. Our word for tonight is anomaly. Anomaly. Mali nga o gali sa atong nga employee sa gobyerno, kaya hindi mag-aasenso ang atin nga economy. Ano mali? Animal ka? Bago tayo umandar at magpaandar pang muli, narito muna ang isang porter mula sa customs na magkakabit-kabit ng mga pirapirasong istorya tungkol sa mga putol-putol na kotse sa Pierre-Pierre. Ay! Yes. Namin yung 300 cars go dahil sabi nila luma daw. Bago pala. Ebe ang gagawin namin, lulumain namin yung bago para tumugma sa original declaration. Diba? Sabi nila luma, bago pala. Ebe lulumain. Utak lang. Sige lang. Utak. Pati sabarin ko siya niya, natatanggal ang gulong ko. Hoy! Ako po ito si Sonny Esgeritay. Ako po ay si Binibining Lilian Poli Katubusan na baybay. Na nagsasabing... Buhat ng Pinas ay maghirap. Noy pi natutong maglaya. Upang sa abroad maghanap buhay,
kahit pamilya'y kanyang iwanan at magbuhat nang sila'y magtrabaho. Buhay medyo umasenso, dapat na sila nga ay tulungan ng tungkol sa negosyo at kabuhayan. Yeah, 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 yeah.